O ito, pakinggan ninyo. Babala para sa lahat. Okay? Pakinggan ninyo ng maigi. Okay? Eh kung atik-atik lang to, alam nyo yung atik-atik in Bisaya, eh sana mag-atik-atik na lang tayong lahat, di ba? Eh, hindi dapat mag-atik-atik kasi, no, ipakita natin yung integrity, yung honesty, no, ipakita natin, no, ang katotohanan at ipapakita natin yung totoong malasakit sa mga tao na bawal po tayo magsinungaling. 'Di ba? Oh, 'di ba? Oh, sige, pakinggan ninyo. Hindi ako pwedeng magsuporta kay Marcos. So talagang hindi nyo po susuportahan si Marcos? May minsan wala tayong narinig na mag-Marcos. Wala. Wala kayong narinig. Kaya okay maniwala niya ng papagamit. Oh, narinig ninyo? Ha? Huwag kayong maniwala. No, kayo eh. Yung ibang mga supporter dyan, no, eh, napaka advance naman ng pag-iisip ninyo, no? Eh, they are self-proclaiming that Duterte supported by Marcos. Ganon, di ba? Sige, pagpatuloy natin. Kailan man, hindi ako nagsalita na may susuportahan ng tagpo ni Marcos. Sasabihin ko ang rason kung bakit hindi ako makasuporta sa kanya. Sasabihin niya. Okay, sige. Pakinggan natin sasabihin ni Duterte, ha. Huwag kayong ano dyan, papitok-pitok mata ninyo. Nakauli yan. Bahala kayo. Ano daw? Walang iya talaga to si Duterte. Diba? Eh, magnakaw ulit yan. Bahala kayo. Nakakatawa talaga to si Duterte. Sige, pagpatuloy natin. Let us continue. I'm sure yung pagtakbo ni Sarah, eh, decision nila Bongbong yun. Talagang weak kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Well, Twitter is its own by themselves. It's a perfect company. Pero... Walang iya. Ano ba itong sinasabi ni Marcos? Also, ayaw mga magagaling pumili ng kandidato ngayon, ha. Eh, kailangan piliin natin yung very wise, no? Very wise. Very intelligent. Yung intellectual. At okay na yung intellectual kasi meron namang lahat naman ng presidential. Eh, hindi naman pwedeng tatakbo kung walang degree na natapos, 'di ba? So meron yang qualification, 'di ba? Merong qualification. So ito lang, if you have dignity, if you have integrity, lahat na kailangan po natin i-broadcast natin. Pero ang dito, no, we are looking for the achievement. We are looking for the accomplishment. Yun ang dapat nating tutukan. At isa pa, ha, isa pa, kailangan po natin maging competence tayo. No, competence. You know what does it mean? Competence. Ang ibig sabihin, maging kompetensya. Kung ano ang nagawa mo, kung ano ang na-accomplish mo, kung ano, 'di ba? Eh, meron tayong nakikita na talagang walang panama at walang kakompetensya, no, walang kakompetensya itong ating nakikita na grabe yung effort, grabe yung achievement at merong mga awards, 'di ba? Ay walang iba kundi si Yormi. 'Di ba? Sige, pagpatuloy natin. Sabihin mo may crisis gano. He's a weak leader. Huwag
pusisa, makinig sa mga dalubhasa, sa mga debate. Ito ha, ito. Tinatanong siya dito. Pakinggan ninyo ng maigi. Debate po, presidential debate. Hindi makasagot, no? Sabi-sabi ng nagtatanong, debate po. Presidential debate. Mayroon ba kayong anong tawag doon? Ay. Eh, ganun siya magsalita eh. Ganun-ganun ba, di ba? Utal-utal. Meron ka bang ma-participate? Meron ka bang masasabi? O, di ba? Meron ka bang sasabihin para sa bayan? Yun ang dapat. Di ba? Iwala eh. Tingnan niyo yung mata. sige. Paulit-ulit. Inulit lang niya. Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Okay. Ay, sinabi ko. Na? Ako ay tatakbo dahil aking tungkulin ay sinabi ko na ako ay tatakbo dahil aking layunin ay ang aking layunin. Ako ay tatakbo. Sige. Ipagpatuloy natin. Tatakbo dahil ang aking layunin. Ang aking pangarap. Ano daw ang dahilan kung bakit siya tatakbo? Pakinggan ninyo ha. Ano daw ang dahilan kaya siya tatakbo nung simula ng kanyang pagdideklirang tatakbo siya. Pakinggan nyo. Malalim to. Para sa ating bansa ay ipagkaisa muli. Ayun. Sambayan ng Pilipino. Yun, ang lalim. Ayun lang yung pala yung ano niya eh, mission niya, magkaisa muli. Pwede naman tayo magkaisa without him. Pwede tayo magkaisa without Marcos. Dahil nagkakaisa naman tayo sa panahon ng mga dilawan. Diba? Yun nga ang people's power, nagkaisa na. Diba? Diba? Have you noticed people's power? Yung song magkaisa. Paulit-ulit pa nga yung pagkaisa eh. Pagkakaisa, di ba? Inuulit na naman ni Marcos. Magkaisa tayo. Eh wala na. Eh si Imelda, lumalabas na si Imelda Marcos eh. Nabubuhay ulit. Akala ko natipok na. Nabubuhay ulit. Kasi narinig. Oh, malakas. Malakas yung anak niya. Ay malakas. Malakas sa mga BTS. Ayun. Ayun ang sinabi na nga lahat dito. Eh dito malalaman lahat. Sinabi na lahat. Maging competence ka. No? Meron kang integrity. Meron kang nagawa. Meron kang na-accomplish. Eh wala. Kulilat pa rin. No? Four times naging governor sa kanyang municipality. No? Sa kanyang province. Pero wala. Marami nang sabi na yung mga daan libak-libak pa rin. Eh walang na nagawang mga pang-urban poor, no, na mga facilities, wala. Eh ganun pa rin. Wala pa rin. Walang development sa totoo lang. No, eh ganun pa rin. Kung manalo to, wala. 'Di ba? Eh maging aware sana tayo, 'di ba? 'Di ba tayo ng mga Pilipino, mga intelligent, 'di ba? We are claiming that we are not bobo. 'Di ba? Galit pa nga kayo, sabihan bobo, 'di ba? So ganun lang 'yon. Sige, ipagpatuloy natin. School, no experience in management, is no experience in politics. Yung Ilocos Norte, it's still a fourth class province.
And they've been there already for how long? 60 years? And it's still a fourth-class province? Now, there's something to be said for that, right? I mean, you know, if 60 years nakaupo na sila sa Ilocos, eh dapat first-class province na yan, di ba? He can't manage this country. That, I'm absolutely sure. Narinig yung sabi ni... parang si Serious Minya the third to eh. Hindi ko makita kasi, hindi, ano yun, nabubulag na ako eh. Sa... nabubulag na yung mata ko. Hindi na ako na hindi ko ma ano blurred yung ano ko, paningin ko. Correct me if I'm wrong na kung si ano ba yon, si Serge Minya the third or the second. Hindi ko alam. So yung sabi niya, 'di ba? Totoo naman yung sinabi niya eh. So there's nothing ano, wala tayong nakikitang ano, yung ano ba na makapagbigay ng ano idea, makapagpa-impress sa atin, di ba? Ipagpatuloy natin. And that's bad. That's very bad. You should have competence. You should have integrity. He does not have integrity. So what are we gonna get? I don't know what we're going to get, except it's gonna be worse than what we have now and what we had before. Thank you.